Alright, hello po sa ating lahat, sa lahat po ng mga Live Good Family around the world, especially here in the Philippines. Yan. So once again, this is Santi Novemberman and welcome po sa ating panibagong video. Alright, and for today's video, pag-uusapan po natin ngayon or ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po mag-create ng account. Okay, unang-una po mag-create ng account. Ibig sabihin, magsa-sign up po tayo, pre-enroll, then sign up. At ipaprocess po natin ito or i-activate natin ito or babayaran po natin ito sa pamamagitan po ng cryptocurrency. Ayan ha, may tutorial po tayo ngayon. It's all about cryptocurrency para mag-activate po ang inyong Live Good account. Alright, so syempre unang-unang gagawin po natin kapag kayo po ay bago, new member o magsa-sign up pa lang po kayo, kayo po ay mag-sign up muna or mag-pre-enroll muna sa link ng inyong kaibigan. Okay, so magsisend po siya sa inyo ng link. So, ganito po siya. Punta lang po ako dito sa link. Okay, ito po ay pinurward po ng isa po nating member. Isa-sign up po natin or tayo po ay magsa-sign up ng panibagong account. I-click lang po natin ito. Yan. Kung kayo po ay bago sa LiveGood, hingiin nyo po ang link ng inyo pong sponsor. Ito po yung link niya. Click lang po natin ito. Alright. Okay, pagdating po dito, ito po ang kababagsakan. Ito po yung Powerline landing page. Dalhin ko lang po ito sa aking browser po ha, sa Zoom, sa Chrome. Open in Chrome. Yan, mas maganda po kasi dito. Yan, ito na po siya. Ang kagandahan po dito, kompleto na po sa marketing ads si LiveGood. Tingnan niyo po no, nandito po yung sa Powerline landing page, nandito po yung itong video na mismong yung CEO po mismo natin na si Ben Glensky ang inyo pong maririnig dito. Parang summary po ito ng compensation plan at ng product dito po sa LiveGood. So breakthrough marketing system. Ayan. Okay, so hindi na po natin pag-uusapan yan. I-play nyo na lang po yan kapag kayo po ay nandito na sa landing page. Ano po? Okay, ngayon, nakalagay po dito, reserve your position today. So ang gagawin po natin, ilalagay po natin yung pangalan, last name, tsaka email address. Alright? Yan. Okay. So dito po, sa reserve your position today, wala pa po itong bayad. There is no cost to reserve your free position and you can opt out anytime. So ibig sabihin, kung ayaw mo, walang problema. Okay? Ito po ay i-reserve lamang po ninyo ang inyong position para kayo po ay mailagay doon sa Powerline. Okay? So, ibig sabihin, i-reserve mo lang. Ngayon, i-click na po natin itong reserve my position. Okay? Pagkatapos po natin maglagay ng ating information. Reserve my position. Alright. Ayan. Ito po ang inyong makikita. So, congratulations, Zinaida Blaze. Ito po yung sasali or mag-sign up. Okay? Your free, temporary, pre-enroll enrollee position is in Thursday. Ibig sabihin, may cut-off. Kinakailangan po ito na mabayaran in 2 days and 5 hours. Ayan po, may countdown. Nakikita nyo po dyan. Alright. Ngayon po, pagkatapos po natin mag-pre-enroll, diretso na po tayo sa lock in your position. Okay? So ngayon, kapag hindi pa po kayo ready mag-lock in ng inyo pong position for some reason, like for example, ay medyo kapos pa ng konti or nag-iipon pa, so, pwede nyo naman po itong i-exit. Pag na-exit nyo po ito, punta po kayo ng inyong email at makikita nyo po doon ang link. Pindutin nyo po ang Join Now at ito po ang inyong makikita after nyo mapindot ang Join Now. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin kasi nandito na po tayo sa ready na mag-lock-in. I-lock-in na po natin ngayon ang position. Alright, lock-in na po natin. Okay, ito na po. Ngayon, ilagay na po natin o mag-create na po tayo ng account. Ayan, so kumpletuhin na po natin. Yung lahat po, kailangan po lahat ng mga information ng mga nandito, kinakailangan po lahat ma-fill upan. Bigyan po natin ng phone number. Tapos, yan po ang nasa personal information. Ang sa personal information, ilagay lang po natin yung pangalan, full name, last name, email address, tsaka phone number. Ngayon, dito naman po, ilagay natin ang username. Okay, username nito ay ito po, username is Zemi Blaze. Ayan, tapos password, tapos confirm password, ayan po, nalagay na natin. Tapos pagdating po dito sa select membership, meron po tayong dalawang option. Okay, explain muna natin ito ha. Okay, first option, one time
$40 affiliate sign up plus 9.95 monthly membership, a total of $49.95. Yan po ang total niya. Ngayon, explain muna natin to. Ito po yung $40. Ito po yung only one time. Ang inyo lang po i-continue dito every month. Ito po ang inyong subscription fee na 9.95. This is good only for one month. Ito po ang option 1. Now, option 2, one time $40 affiliate sign up plus 99.95 membership or a total of 139.95. Makakasave po kayo dito ng 20%. O, di ba? Best value. Ngayon, in this account na ating pong kinikreate, ang gagawin po natin dito is magsusubscribe po ito ng 1 year. At gagamitin po natin ngayon ang payment option na cryptocurrency. Okay? I-select na po natin itong option 2. Now, pagdating po dito sa billing information, fill upan din po natin ito, lahat ng mga information na inyo po nakikita dyan. Fill upan nyo po yan. Okay? So, ngayon, ito po ay taga United States of America. Yan, ilagay po natin dyan. State po ay California. Yan. Postal code na ay... Alright. So, ito na po. Lagay na po natin ang shipping information. First, country, full name, address, city, state, zip code. Yan po ang ilalagay. Kailangan po, kompleto po yan. Now, pagdating po dito sa baba, select payment option. Mayroon pong dalawang option dito, no? Ito po yung isa, pay using credit card. Ngayon kapag credit card, ang inyo pong gagamitin, actually any Master or Visa ay pwede po dito. Pero kinakailangan, ilagay nyo po dito lahat ng card information. Kailangan mag-match po yan sa inyo pong personal information. Pwede nyo pong iselect yan yung Master or Visa. Yan, at ilagay po lahat ng information sa card. Tapos yung credit card address, tapos click continue. Pero hindi ko po ito tuloy dito kasi ang gagamitin po natin ngayon sa tutorial na ito ay cryptocurrency. Okay? So, I think this is the first tutorial na using cryptocurrency in this company, LiveGood. Kung paano magbayad ng account dito po sa LiveGood using cryptocurrency. Ngayon, i-select po natin ang pay using cryptocurrency. Select po natin yan. Tapos, i-click po ang continue. Alright? Click po ang continue. Ngayon, bago po kayo mag-continue or mag-proceed sa payment, make sure na kumpleto po ang lahat ng information. I-double check nyo po lahat yan. User information. O, i-check nyo po yung inyong pangalan kung tama, ang inyong pong last name, ang email address, phone number, username. Okay, tapos yung product selection, ito po ang pinili po natin, yung sa product selection na membership ay 1 year. Tapos sa payment information naman, ang pinili po natin is cryptocurrency. Okay, so payment instructions will be on the next page. Ngayon, pagdating po dito sa shipping information, i-double check nyo po kung tama yan. Pagdating po sa ilalim, mayroon pong dalawang box dito. Okay, i-check nyo po ito. I understand I am paying 139.95 today in my choice of cryptocurrency for my order. I understand. Okay. Now, I agree the policies and procedures as outlined. Check po natin yan. Tapos, i-click po natin itong complete my sign up. Click complete my sign up. Ayan. Ngayon, pagdating po dito, cryptocurrency payment, please click the button below to pay 139.95 in cryptocurrency for your order. So, ito po yung kulay black, pay with crypto. Pero tingnan muna natin ito, basahin muna natin ito. Become an affiliate 1 year membership fee. Okay? So, ngayon pipiliin po natin o i-click po natin itong pay with crypto. At ang sabi dito, after you have paid and click sent on the pop-up window, your payment may take up to 20 minutes for us to receive and activate your account. We will send you an email when we receive your payment. Okay? So ngayon, click po natin yung pay with crypto. Dito po, select your payment currency. Pipiliin po natin dito ang gagamit po tayo ngayon ng USDT. USDT. Ayan po, ito po. USDT. Dalawa po yan. ERC-20 tsaka TRC-20. Ngayon, ang pipiliin ko po dito ay Tron. T
ERC20. O bakit naman po, no? Bakit Tron USDT? Kasi po ang ERC20 na USDT is nasa $3 point something po ang kanyang gas fee. Kapag pinili naman po natin itong Tron USDT, ang gas fee po nito is only $1. Okay? So makakatipid po tayo dyan ng almost $2 o mahigit $2 po ang pwede po natin matipid. Sayang din po yan. Ngayon, i-click po natin itong USDT Tron. Yan. Ngayon, sa next window, maglalabas po siya ng QR code. Kasama na po ang USDT Tron address. Okay? So, make sure ito po screenshot nyo po for reference only in the future just in case na may glitch na mangyari or hindi po pumasok or ma-delay, pwede po kayong mag-message sa support at pwede nyo po itong isend ang screenshot na ito. Now, make sure bago nyo po gawin ang lahat, kanina po, no, ang haba ng ginawa natin from pre-enroll and then pag-lock-in ng account, pag-fill up po ng mga information, make sure na nakaready na po ang inyong USDT sa inyong pong cryptocurrency wallet. Okay? In this case, sa akin po, ang gamit ko dito ay Binance. So, bumili na po ako ng aking pong USDT sa P2P Binance. Meron po tayong separate tutorial tungkol po kung paano po bumili ng USDT using P2P sa Binance. Paki-check out po dyan sa ilalim ng ating pong link tutorial kung paano bumili po ng USDT sa Binance P2P. Alright, now, let's continue. Ngayon, na-screenshot na po natin, ano? So, ang gagawin natin, i-copy po natin ito, itong address na yan. Nakikita nyo po yan? Okay? I-copy po natin yan. Okay, pag-copy po natin, punta po tayo sa ating Binance. Okay? Binance, punta po tayo ng Binance. Alright, ito po yung aking Binance. Nakabili na po ako ng aking USDT kanina. Okay? So, ngayon punta po tayo ng wallet. Punta po tayo ng spot, itong nasa taas. Hanapin po natin ang USDT. Ito na po siya, USDT. Yan. Ngayon, click po natin itong withdraw. Tingnan nyo po, may laman 141. Click po natin ang withdraw. Click po natin ang send via crypto network. Now, long press to paste the address. Okay? Yung address po kanina, ito po, long press po natin, tapos i-paste po natin. Alright. Okay, tapos select network. Ang network po ay sabi ko kanina, gagamit po tayo ng Tron TRC20. Ito po siya, tingnan nyo ha. O, yan po, Tron TRC20, $1 lamang po ang gas fee po dito. Okay, kumpara po sa ERC20, kapag tiningnan nyo pong ERC20, nasa ano po yan, nasa 3 point something. $3 and cents, ganun po. Okay, ngayon, i-select na po natin itong Tron TRC20. Tapos, confirm. Alright? Tapos ngayon, enter amount. Okay? Review lang muna natin ha. Magkano po ang ilalagay natin na amount? So, ang sabi dito, meron po itong charge na $1. Okay? Magkano po ang babayaran natin? Ang babayaran natin, ito po nasa taas. You must send 139.95 USD Tron ang ating pong babayaran. Okay? So, ngayon, ilalagay po natin dito 140. So, sobrahan na po natin. 139, sorry. Balikan natin. O, tama, 139.95. Ngayon, ilagay po natin dito, 140 na. Bakit, sir, 140? 139.95 lang yun eh. Wala po tayong butal-butal. So, para sigurado pong pumasok na siya, 141 po ang ating ilalagay. O, bakit 141? Kasi po, may gas fee po na $1 o 1 USDT. So, tingnan nyo po, nakikita nyo po sa baba yung receive amount. Ang receive amount po is 140. Ito po ang mapupunta ngayon o matatanggap ni LiveGood. Di ba kanina 139 lang yon? Ito, balik ko lang ha para maintindihan po natin. Ito po, nakikita nyo yung amount, 139.95. So, ni-round off ko na lang po siya, in-exacto ko na lang siya ng 140. Bakit 141? Oh, okay, again, ulitin ko lang. 141 po yan kasi po meron pong $1 na gas fee or 1 USDT na gas fee. Mapupunta po yan kay Binance. Tapos yung 140 mapupunta po kay LiveGood. Alright, naintindihan po natin? Now, kapag okay na, ready ka na, sure ka na, sigurado kasi yung ginagawa, i-click nyo na po itong withdrawal. Click withdrawal. Okay, click confirm.
Yan, enter po natin yung ating verification code. Dalawa po yung nilagay ko, security verification code sa akin pong email address tsaka sa akin pong phone number. Antayin lang po natin. Alright, ayun po, may marireceive po tayong verification code na isesend po ng Binance sa ating pong email at sa ating phone number. Check lang po natin kung meron na sa email. Ito po, meron na sa aking email address. Okay, so confirm your withdrawal. Ito siya ha. Ito po, verification code. I-copy nyo lang po ito. Yan. Tapos balik po sa Binance. Paste. Yan. Tapos phone number. Sa phone number din, punta po tayo sa ating cellphone. Ito na po yung Binance na message. Copy po natin yung code. Copy. Punta po tayo dito sa security verification. Click paste. O paste po natin. Ayan. Ayan na po. Nakaready na po yung ating verification code. I-click na po natin ang submit. Alright. Ayan na po. Withdrawal processing 141 USDT. Now, balik po tayo dito sa LiveGood. Ayan, sa ating pong payment. Ngayon, kapag okay na, i-click po natin itong send. Alright, ayan, na-click na po natin yung send. I-check po natin yung status. So, wala pa siya. Nakalagay po, oh. Ayan, we have not yet received your cryptocurrency payment. It could take up to 20 minutes. In my experience po, 5 to 10 minutes lamang. Ano po? 5 to 10 minutes. So, mag-antay po tayo ng 5 to 10 minutes. Pero ang sabi po dito ay 20 minutes. Papasok na yan. Pero as per us experience, ano po, depende din po minsan sa Binance or depende po sa system po ng LiveGood, umaabot po siya maximum of 20 minutes. So, ito po, screenshot nyo po ito. Screenshot nyo din yan for reference in the future. Kasi bakit? Nandito po yung amount at nandito rin po ang wallet address na ginamit po natin na kung saan doon po natin sinend po ang payment natin kay LiveGood. Ito po siya. I-screenshot nyo po ito. Take note nyo po ito. Itong nakalagay dito. Ayan. Ayan. Alright. So, antayin-tayin po natin. Siguro 5 to 10 minutes. Papasok na po yan sa atin pong wallet. Alright. So, after 5 minutes po. Actually, wala pang 5 minutes po. Meron na tayong na-receive na email. So, I think mga 3 minutes lang po. No? Ito po, may email na tayo. So, ito po ay email po ng Binance. Ayan, email po ng Binance na sinasabi po dito na withdrawal successful ng $140 na USDT from your account. Ayan, ito po yung wallet address na ginamit natin at pinagsendan. Ngayon, titingnan po natin ngayon sa ating pong LiveGood back office kung natanggap na po or activated na yung account or na-receive na po ng LiveGood yung account. Ayan, punta po tayo dito. Okay, i-refresh lang po natin ito to check again. So, yan po. Alright. So, sabi dito, cryptocurrency payment. Congratulations. We have received your cryptocurrency payment and we have activated your account. Welcome aboard. Ayan. Wala pa pong 5 minutes. 3 minutes lang ang processing po ng ating pong cryptocurrency. As per experience, marami na po ako na process. Siguro po mga 15 to 20 na po ang aking po na process using cryptocurrency. Ito po, oh. Laging successful sa experience ko ay 5 to 10 minutes lang. Bagamat ang LiveGood po ay nagbibigay ng allowance po na 20 minutes, but sa experience ko po, umaabot lang po ako ng 5 to 10 minutes. In this video tutorial, umaabot lang po tayo ng 3 minutes. Baka wala pang 3 minutes eh. Okay? Ganun po siya kabilis. Alright, ngayon, i-continue na po natin para makita po natin kung activated na itong account na to. I-login lang natin muna. Refresh lang natin to. Alright, ilagin na po natin yung account natin pong inactivate. Gamit po ang cryptocurrency. Log in now. Alright, ayan na po. Activated na po ang account po ni Ma'am Zenny. Ito po yung inactivate natin ngayon using cryptocurrency. Welcome, Zenny Blaze. Ayan, you're in control. Ito po, ayan. Congratulations. You have paid your membership for February. Ito po ay 1-year subscription using cryptocurrency. Ayan na po. Alright. Okay. So, successful po ang ating tutorial ngayon gamit po ang cryptocurrency. Okay. So, sana po itong video na ito ay nakatulong sa ating po mga LiveGood members, LiveGood family around the world
especially po sa mga Pilipino po, no, kasi alam naman natin nagkalat ang mga Pilipino sa buong mundo. So hopefully itong video na ito ay makatulong po sa inyo, kasi hindi po lahat ng mga Pilipino po, ng mga kababayan natin, ay meron pong credit card. Sobrang talino po at sobrang galing po ng company ni LiveGood, kasi pinaghandaan niya po ito at alam niya po ang mangyayari na hindi po lahat ay meron pong credit card. That's why meron pong tinatawag na cryptocurrency. Cryptocurrency po ay nagbibigay po ng equal opportunity for all people around the world, kasi hindi po lahat ay meron pong credit card, debit card, ATM card o anumang klaseng card na yan. That's why sa pamamagitan po ng cryptocurrency, meron pong opportunity ang bawat isa po sa atin, kasi kahit sino pwede pong gamitin ang cryptocurrency. Once again, maraming salamat po. At kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribe po sa ating kong YouTube channel. Pakihit na rin po ng notification bell para sa next video ay ma-notify po kayo sa mga katulad dito na video tutorial natin pong ginagawa sa ating pong business. Ito po ang LiveGood. Once again, this is Santi Novemberman. God bless po sa ating lahat. Peace out. Bye-bye.